ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa, bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Isang mainit na hapon mga kaibigan. At welcome sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao Astig, sa araw ng Huwebes. Ito po yung balik ko de la Cinto. At marami tayong pag-uusapan. At kaninang umaga mga kaibigan ay nagkaroon ng press conference ang ating Philippine National Police. At sa naturang press conference mga kaibigan ay naglabas ng babala si Chief PNP Oscar Albayalde dahil meron pang mga reports ng post-election violence. Aba, tapos na yung election mga kaibigan, aba, patuloy pa rin yung kaguluhan. At napatid natin na 8 ang napatay sa naturang mga karahasan. At may marami ang sugatan at may mahigit 20 kaso pa ang kasalukuyan mga kaibigan ay iniimbestigahan ng ating mga otoridad. At bukod sa issue ng post-election violence ay sinabi ng pambansang polisya na nakahanda na ang lahat ng puwersa ng ating Philippine National Police sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase sa Lunes. At nais naming ibigay mga kaibigan ang video nitong press conference ng Philippine National Police kaninang umaga. Panoorin po ninyo. Gentlemen of the press, good morning. The PNP NEMAC is continuously receiving reports of post-election incidents perpetrated against local government officials such as barangay captains and SK officials. The PNP Chief, Police General Oscar David Albayalde, strongly condemns these violent attacks against elected officials. The PNP chief warns those perpetrators, "We will crack you down. We will double our efforts against those involved in these incidents and put them all behind bars." Following the directive of the Secretary of the Interior and Local Government, the Honorable Eduardo M. Año, Police General Albayalde has directed all regional offices to synchronize all investigative efforts to piece together the circumstances surrounding these incidents. Of the 51 incidents recorded, 8 were killed, 14 were wounded, and 29 unharmed for the period as of May 14 to 29. And as of today, 21 cases are already solved, 8 cleared, and 22 still under investigation. While it is premature to make early conclusions at this point, our actions will be guided by available facts and evidence at hand and other evidences that may be obtained later
in the course of the investigation. We are confident that in due time, we will achieve a breakthrough in our investigation under the same investigative framework that we applied in similar cases of violence against elective government officials. The PNP assures the public that it is doing its best in order to uphold the peace and order in the country even after the elections. Moreover, as the classes starts on Monday, at least 120,000 policemen will be deployed for the class opening for public schools, where millions of students are expected to troop back to elementary and high schools. The PNP has formed task units to address bullying in schools and conduct intelligence and information gathering against possible kidnappers in schools, for presence of improvised explosive devices, and other efforts against threats as feared by the public and as part of our police effort. Also, upon invitation by school authorities, the PNP may conduct inspection of dormitories and school facilities. For the previous school year, 2018-2019, the PNP has recorded a total of 13 cases of cyberbullying. The PNP will be aggressive and intelligence-driven on our focused police operations and will also keep an eye on street criminals such as snatchers, robbers, and even drug pushers. Thank you. Magiging bully na isang bata? Or paano po yung magiging guidelines ng PNP since bata yung involved doon sa bullying? Dito sa mga incidents of bullying, napakahalaga na ang ating mga biktima ay kaagad na makapagbigay ng ulat sa ating pinakamalapit na police nang sa gayon matugunan kaagad at makunan ng salaysay. Sila po ay dapat ay samahan ng kanilang magulang or ng any guardian. Napakahalaga po na agad ito'y ma-report sa ating police para agad maimbestigahan at yung mga suspects ay mahuli natin. Namatay yung isang yung suspect doon sa sa case ng mag-asawang octogenarian sa Novaliches. May nagsasabi na parang dumarami ulit yung mga kasong namamatay in custody, yung mga suspects. Anong appreciation natin dito at anong hakbang overall ng pamunuan ng PNP? Yung insidente na namatay ang suspect under the custody ng police ay isolated incident lamang at hindi ito'y nagpapakita ng buong larawan ng ating pag-handle ng mga suspects, no, under custody. Ang generally, ang lahat ng ating police intervention ay ginagawa ng PNP ng may pagsunod sa standard operating procedures at lahat ng ito ay may presumption of regularity. Subalit dahil sa may namatay ay kagad naman inaksyonan ng PNP ito at lahat ng mga police natin na involved doon ay sumasailalim na ngayon sa investigasyon para makuha ang kanilang account or statement kung ano ang nangyari at bilang bahagi rin ng procedure natin, yung mga baril ay sasailalim sa ballistics examination. Makakaasa po ang ating publiko na tayo po ay sumusunod sa lahat ng mga lituntunin at patakaran para sa pag-handle po ng mga suspects under custody.
Yes, napakahalaga po na makuhanan agad ng statement at makuha yung mga yung evidence no doon sa online. Nang sa gayon makapagsampa tayo ng kaso. At unang-una, maimbestigahan muna at pag may ebidensya na sapat ay makakapagsampa tayo ng kaukulang kaso. Tama 'yon, cyberbullying 'yon. Ito yung pinaka-common ngayon na form of bullying sa ating mga kabataan. Yung bullying doon sa school talaga ay minimal naman yung incidents, no? Hindi masyadong prevalent at ito ay usually being handled by the guidance counseling or school authorities. Pero yung sa cyberbullying ay talagang ito yung outside the school na. So ito yung talaga nakatutok ang PNP. Okay. Ah, yes, oh, sila yung mga involved dito ay sumasailalim na ngayon sa standard procedure natin ng investigation. Doon mismo sa kanilang unit, kukuhanan sila ng kanilang statement at syempre to give their account kung ano yung nangyari. Wala pa naman tayo nakikita na dahilan para kaagad silang relieve. In fact, doon mismo sa station nila ay sumasailalim na sila sa investigation. Ang nag-iimbestiga muna dito initially ang ating station, police station. At may motu proprio din na kapangyarihan ang IAS natin na mag-imbestiga rito. Sir, good morning. Kahapon sir, may privilege po si Senator Lacson. Pinangalanan niya itong si Jackie Co na responsable daw sa pagpasok ng 1.8 billion pesos na Shabu noong March 22. Kilala ba ito ng PNP, sir, or may alam tayo sa background nitong tao na nabanggit ni Senator Lacson? Well, sa kasalukuyan ay tinitingnan natin yung record natin tungkol sa pagkakakilanlan ng taong ito. Kasalukuyan pa tayong nagbe-verify kung ano yung kanyang background at anong meron tayo sa records natin. Pero sir, nasa Interpol watchlist daw ito, sir. Hindi pa na-alert yung PNP regarding this itong Jackie Co? Wala pang ganun? Well, bilang kasama ng Interpol, ang PNP po ay always updated naman sa mga reports at lalo na yung mga suspects no, na at large. So, itong naturang tao ay tinitingnan natin ngayon kung ano yung kanyang report na natanggap dito sa PNP. Thank you. Any other questions? Meron ka, Catherine? Sir, yung sa incident po sa QC, nabanggit niyo po kasi na station level pa yung nag-i-investigate. Pero hindi po ba yun, sir, medyo questionable? Kasi based on reports, ang nakabaril po dun sa suspect po na si Banyanola ay yung station commander mismo na si Sir Cejas. Yes, yung insidente ay kasulukuyan na ngayon tinitingnan. At kapag nakita naman ng ating district director ng QCPD, na may pangangailangan na mag-form ng investigation na task group sa kanyang within the level ng district ay gagawin din naman kagad ito ng ating authorities doon. Anong possible penalty sir doon sa officers involved if proven na may irregularity po sa pagkapatay sa suspect? Well, kapag meron pong enough or evidence na magsasabi on the contrary, sila po ay makakasuhan ng unang-una administrative case at pangalawa naman kapag mapatunayan din na may ebidensya, maaari din silang makasuhan ng pagpatay. Tapos sir, doon po sa cyberbullying issue, specifically ito po ba yung mga nangyari sa social media, yung cases po? Tama yun. Ito yung mga nangyayari sa social media, lalo na yung mga pasa-pasa ng mga larawan. Yan, napaka-kuan natin dyan, no? Napaka-higpit natin dyan. At other forms of cyberbullying. May kasama tayo rito ang ating representative ng PICAG, Police Senior Superintendent Saro, para magbigay ng mga details on cyberbullying.
With regards po sa cyberbullying, meron po kasi tayong Republic Act. Ito yung Anti-Bullying Act of 2013, R-8-10-627. So kasama po dyan yung lahat ng written, verbal, electronic o physical act or gesture na pwedeng maging karoon ng physical or emotional harm sa kanilang mga biktima. Yes, yun nga po, nabanggit ko po yung Republic Act 10627 nung of Anti-Bullying Act of 2013. So basically po kasi pagka anti-bullying, minors po kasi yung involved. So yung pong jurisdiction doon po muna sa department heads or the schools. So sila po yung nagpapataw ng administrative na mga dapat ipataw doon sa biktima asas mga bullies o victim. And in case po na yung pambubuli nila ay nag-result sa death or physical harm, doon na po pumapasok yung criminal aspect, magiging under na rin po sila ng mag-apply na po yung RA 9344. Ito po yung Juvenile Justice and Welfare Act. Yes po. Yes po. Pero sa tungkol po sa bullying, proactive po yung ating PNP sa balik eskwela through information. Nagpupunta po yung PNP balik eskwela sa Brigada Eskwela. So kasama na po yun yung information dissemination namin po sa mga schools about sa bullying. Yes po, kasi usually po kasi yung mga bullies, yung napapatunayan, usually po kasi pag pinapatawan yan, yung pwede silang ma-expel sa schools. So ayaw din naman natin yung bully, maging i-bully din natin. Kaya ganun po yung, ano, yung procedure eh. So schools po muna, then pag yung may criminal aspect, doon na po yung papasok yung, ano, yung PNP. Nagiging ano lang po, proactive din po kami na ganito yung dapat, kung anong dapat gawin ng mga nabubuli. May mga posting doon sa social media, sa mga infographics na ipinopost po namin para po ma-inform yung public about bullying. Yes, ang PNP po ay nakasuporta sa panukalang batas na pagbababa ng age of responsibility. Age of anong tawag? Lowering of age of criminal responsibility. At dahil nga sa samot-saring mga krimen na ang mga nakukumit, lalo na yung mga kabataan na nasa edad 14, 15, 16, 17. So, yun yung mga dahilan kung bakit tayo po sumusuporta. Pero hindi naman ibig sabihin na ipapakulong natin sila, no? Kasama ng mga regular ng mga nahuhuli. Yun po ay nakahiwalay sila, no? Mayroon silang ibang facility para sa mga ganong offenders. At doon naman sa mga magulang, ang ating pong muling paalala, ang ating pong parental guidance, wala na pong mas hihigit pa sa masusi, matyaga, at mapagmahal na pag-supervise ng ating mga anak. Ito lang mga ating paraan na magagawa upang hindi po masangkot sa mga bullying incidents ang ating mga anak. At doon naman sa mga magulang ng mga nagiging biktima ng bullying, ganun din po ang ating kailangan, ang pagmamahal, pangunawa sa mga
insidente nito dahil ang lahat ay involved ay mga young, mga minors, no, mga anak natin. Okay, ha, mga kaibigan, ha, maliwanag. Ha, talagang napakadaming issue ang tinalakay ng ating PNP spokesperson, si Colonel Banak. At maliwanag ang tagabilin, ang order nitong si Chief PNP. At naku, huwag kayong magkakamali. Talagang hindi kayo tatantanan nitong si Chief PNP, mga kaibigan. Talagang ganun dapat. Ganun dapat ang mangyari. Dahil kung walang katapusan ito, mga kaibigan, ang kaguluhan, siyempre, maapektuhan din ang lahat niyan. Hindi lamang yung ating Philippine National Police, kundi lahat ng ating mga kababayan. At speaking of police, mga kaibigan, yung regional command sa Western Mindanao ng Philippine National Police ay meron ng bagong regional director sa katauhan nitong si Brigadier General Froilan Kidilia. At least 7 months din nagtagal si General Licop dito sa diyan sa Western Mindanao Philippine National Police Regional Office. Anyway, sa iba pang mga balita ay naglabas nga ng pahayag ang ating pamahalaan ukol dito sa basura. Sa basurang galing sa Canada. At kaninang alas 3 pasado, mga kaibigan, ng hapon ay nakarga na nga itong mahigit sa 60 mga container vans na na may mga lamang basura. Diyan yan sa Subic. Isinakay sa isang barko at dadalhin sa pabalik sa Canada. Ba, ilang taon ding nagtagal yung basura niyan. Hindi natin malaman kung bakit kasi ginagawang tambakan ng basura itong ating bansa. At siguro dapat yan kasuhan yung importer at yung broker, custom broker, para hindi naman natin ito pwedeng payagan na gawing tambakan ng basura itong ating bansa. Mabagal tong Canada kaya nga nagalit ang Pangulo, mga kaibigan, ha? Sinabi niya, pag hindi niyo kukunin yung basura ninyo, gegirahin ko kayo. Itong si Pangulong Duterte, mahilig sa mga salita yan, di ba? Samantalang yung ating mga Pilipino sa South China Sea, hinaharas itong mga incheck na mga militiamen. Ay nako, kawawa naman talaga. Matapang tayo sa mga bansang mababait. Pero takot tayo sa China. At yan, ang ating mga paunang balita, mga kaibigan. At kami magbabalik matapos lamang ng isang commercial break. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to!
Okay, mga kabigan, at muling nagbabalik sa ating programa ng Radyo Mindanao Stig. Ito pa rin ang inyong balingkod, Alasito, mga kabigan, at nasa second break na tayo. Meron tayong pumasok na balita. Ito, may mga naghain ng electoral protest, mga kabigan, sa Lanao del Sur, at kasama dito yung Marawi City, na kung saan ay pinadedeklara itong failure of election, at may mga disqualification case pa laban dito kay Governor-elect Adjong, si Bombit. Ito ay base, mga kaibigan, dito sa paghahain ng disqualification at failure of election sa commission on election, mga kaibigan, ng kampo nitong si dating TESDA Director General at gubernatorial candidate, si Giling Mamunjong. Ito ay nakalaban nitong si Adjong. Nako, grabe. Matindi itong pagkakahain ng mga electoral protest laban kay Bombit, mga kaibigan. Kay Governor Mamintal Bombit Adjong. At sa 13 pahinang petisyon nitong si Mamunjong ay hiniling ng dating TESDA Director General sa pamamagitan ng kanyang mga kalyado at legal counsel na ipinapadiskwalipika ang kandidatura nitong si Bombit Adjong at ideklarang failure election sa Lanao at Marawi City dahil hindi umano dumaan sa tamang proseso ang nasabing halalan, mga kaibigan. At ayon naman sa interview kay Magig Lanao del Sur mayoralty candidate Sultan Panundatoon Bagul, ay dumulog sila. Itong si Bagul, mga kaibigan, ay kaalyado nitong si Mamunjong. Ay dumulog sila sa COMELEC dahil sa di umano'y aligasyon ng malawakang dayaan sa Lanao del Sur. Ito talaga, Lanao del Sur, mga kaibigan. Talagang historically, magulong-magulo dyan. Nagsusuntukan, nagbabarilan, nagbabalot snatching. Naku po. Every election siya, mga kaibigan. At ayon sa kampo nitong si Mamunjong, isa sa mga sinasabing mga pandaraya, di umano ang vote buying at iba pang irregularidad na kanilang nakalap ng itong partido ng lakas, CMD. Gayon din ang appreciating di umano ng mga balota na kunan pa ng video at kumalat sa social media. Ito yung nasa Facebook, mga kaibigan, yung mga babae na nakunan ng video at litrato na napakadaming hawak ng mga balota at sila mismo nagsishade nito. Ang mga opisyal ng barangay at mga kagawad ng polisya ay pinayagan di umano sa loob ng polling precinct itong mga taong ito, mga kaibigan, upang tulungan ang mga botante na bumoto sa kanilang mga pinaborang kandidato. At nagkaroon din na anila ng substitution ng mga botante at nakaboto rin ang napakaraming flying voters. At pinagbawalan din daw di umano ang kanilang mga taga-supporters at mga poll ng mga poll watchers na makapasok sa naturang mga presinto. At pagkakaroon umano ng binansagan nilang terorismo at karahasan sa lugar bago at hanggang sa matapos ang halalan na nagdulot ng takot at panganib sa buhay ng mga botante. Kung kaya't agad na nagsialisan sa mga polling centers ang mga ito kahit hindi pa nakakaboto. Dapat din daw ipawalang visa ang ginawang proklamasyon kay Bombit Adjong. Mismo ang Provincial Board of Canvassers, mga kaibigan, ang nagproklama dito na siyang nagwagi. At naniniwala itong grupo ni na Mamunjong, mga petitioners, na may kapangyarihan ang COMELEC na deklara failure of election ang naturang lalawigan. Gayun din ang Marawi City. Kaugnay nito, nanawagan ang kampo ni Mamunjong kay Pangulong Rodrigo Duterte na bigyang pansin ang kanilang hinaing at reklamo. Grabe, mga kaibigan, ha? Kita nyo.
Eh, itong si Mamunjong, kaibigan, eh, ano to eh? Bata to na eh, Pangulong Duterte. Ha? Di ba? Kung di tayo nagkakamali, eh, ito yung tao ni Duterte. Ha? Pero, eh, natalo. Paano yan? Ah, natalo itong si Mamunjong. Ah, kaya naman na agad nag-file sila ng electoral protest. Eh, ganyan din ang nangyari sa Zamboanga City. Nang mag-file naman itong si Congressman Celso Lobregat ng electoral protest laban kay Mayor Benkley Maco. Yung incumbent na mayor alcalde ng Zamboanga na siyang nagwagi. Eh, pero sa kaso naman itong si Lobregat at itong si Klima ko, mga kaibigan, eh, hindi naman na ano, ang problema dito sa Zamboanga ay talagang talo. Itong si Lobregat, mga kaibigan, hindi lang ika nga matanggap at maatim, hindi matanggap itong si Lobregat ang kanyang pagkatalo dahil mula noon, mga kaibigan, nang siya ay naging politiko, mahigit na 2 dekada na itong pabalik-balik sa pwesto ng congressman at mayor. Eh, kahit minsan hindi pa siya natalo, kaya bilib na bilib sa sarili. At nung natalo nga nitong mas magaling at na popular mayor ng Zamboanga na si Benkley Maco, eh doon naman nagpoprotesta itong si Lobregat at idinadahilan niya kesyo daw nagkaroon ng mga errors sa mga SD cards, kesyo nagkaroon din daw ng mga di umano'y vote buying. Eh, wala namang vote buying na nagrap dahil binantayan ng media ang buong halalan sa Zamboanga. Talagang mas popular at mas gusto ng mga Zamboangueños itong si Mayor Benkley Maco, kaya nga siya nanalong muli sa kanyang ikatlo at huling termino. Eh, itong si Lobregat, pati yung kapatid niya, mga kaibigan, si Jomar, tumakbo, congressman, talo rin. Ang matindi nito, itong si Jomar, nung 2016 elections, tumakbo, talo. 2019, tumakbo na naman, talo. Pareho pwesto, congressman. Pero nung 2016, tumakbo siya bilang congressman sa District 2. At ngayon, 2019, tumakbo naman siya bilang congressman sa District 1 naman. Nako. Eh kung may District 3 ang Zamboanga, sigurado si Jomar Lobregat doon na naman tatakbo sa District 3. Eh kaya ayan ang problema. You know, sa opinion ko, mga kaibigan, eh talagang malinaw na malinaw. Panalong-panalo si Benkley Maco. Dahil ang kanilang diferensya sa boto, mga kaibigan, more than 30,000. 140 plus something itong si Benkley Maco. At 110 something lang itong si Celso Climaco, si Celso Lobregat, Celso Climaco, Beng Lobregat. Baliktad. Kaya naman na you know, naniniwala ang lahat na dapat nang mag-concede itong si Celso Lobregat. Pero hindi siya magko-concede, mga kaibigan. Wala sa bokabularyo nitong si Celso Lobregat ang pagko-concede. Ay napakayaman ng taong 'yan, mga kaibigan. Multi-millionaire 'yan. Napakadaming mga ari-arian 'yan. Napakayaman. Itong si Benkley Maco, napakasimpleng tao lamang. Pero mabait at relihiyosa, kaya mahal na mahal ng mga Zamboanga. Okay, so yan mga kaibigan. Ang ating mga balita. Itong electoral protest dyan sa Lanao del Sur at Marawi. Itong si Bombit Tadjong, mga kaibigan, dating gobernador na yan. Nung nasa last term niya, pinatakbo niya yung nanay niya, nanalo. After nung term ng nanay niya, siya na kagad ang bumalik. Ganyan ang gusto ni Lobregat, mga kaibigan. Nung tumakbo si Benkley Maco, first term as mayor. Dahil last term na itong si Celso Lobregat, nakatatlong termino na. Sa pagiging mayor, so balik na naman siya sa pagiging congressman. So si Benkley Maco ang tumakbo, mayor, nanalo. Eh, after one term, gusto ka agad ni Celso Lobregat, oy Beng, naka one term ka na, alis ka na dyan, gusto kong bumalik sa pagka-mayor sa Zamboanga. Aba, sabi ni Beng, aba, sandali, Celso, hindi ganyan yan. Pabayaan mo muna akong magsilbi sa mga constituent ko, di ba? Bakit mo ako paaalisin sa pwesto ko? Eh, kung gusto mo, dito makbo ka, lumabang ka. Eh, so nung nalaman ni Celso yan, hindi niya kayang paalisin sa pwesto itong si Benkley Maco, aba, ang
dahilan naman ni Celso kayo, no, okay, hindi na ako tatakbong mayor. Tatakbo na lang uli ako for my second term as congressman, ah, para mabantayan ko yung bangsa more basic law, ah, dyan sa kongreso. So yun ang nangyari. Sabi ni Celso, oh, ngayon, Beng, ah, nakadalawang termo na ka na, lumayas ka na dyan. Ah, sandali, pabayaan mo muna ako dahil gusto ko pang magsilbi para matapos ko yung aking mga sinimulan, yung magagandang programa para sa mga Sambuanggenyos. Sabi ni Celso, ay, nako, hindi na. Lalaban ako, magbanggaan tayo. So, yun ang nangyari. Matapos ng halalan, mga kaibigan, inilampasan ni Beng Climaco si Celso Lubrigat. Doon, pinulot sa kangkungan. Talo. Ngayon, hindi matanggap. So, yun ang matindi dyan sa politika, mga kaibigan, sa ating bansa. Hindi lamang kay Celso Lubrigat yan, may ganun din sa mga ibang lugar na hindi matanggap yung kanilang pagkatalo. Okay? Pero mga kaibigan, kami muling magbabalik. Isa munang commercial break. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. Okay mga kaibigan, ako nasa wala na, konting-konting oras na lang ang natitira sa amin. Pero bago tayo magtapos, ay daan mo nga natin to, itong expose
ni Idol Senator Panfilo Lacson, si Senator Ping. Kaibigan natin to, mga kaibigan. Aba, kahapon, nako. Isiniwalat dito si Senator Ping Lacson, mga kaibigan, kung paano nakatakas ang isang Chinese national na sabit o nasa likod ng pagpupuslit ng Shabu sa ating bansa noong Marso 22, 1.8 billion worth of Shabu. At ayon kay Senator Ping Lacson, itong si Xi Jianshu alias Jackie Ko ang responsable sa pagpupuslit ng 276 kilos ng Shabu na nasamsam naman ng ating otoridad dyan sa Manila International Container Port. At itong mga droga, mga kaibigan, inilagay ito sa tea bags para kunyari mga tsaa at dumating sa isang container van. At dineclare pa itong cargo as plastic resin. At base sa kanyang intel, mga kaibigan, sa kanyang intelligence report, ay itong si Jackie Ko ay nakalabas ng bansa. At wanted din pala ito, mga kaibigan, sa kanyang lugar sa China. Ito ang sinabi nitong si Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech sa Senado kahapon. At kasama rin daw sa Interpol watchlist itong si Jackie Ko. Ang tanong dito, paano nakalabas? Napaka-palpak ng ating Bureau of Immigration. At itong sabi pa ni Senator Ping Lacson ay sabit itong si Jackie Ko sa kanilang bansa sa kidnapping at sa illegal na droga. At ang huling kidnapping na kinasasangkutan itong si Jackie Ko, according kay Senator Ping Lacson, ay nagkakahalaga ng 250 million. Nako. Siya rin ang may-ari, mga kaibigan, ng Faye Datong International Logistics Company na nakabase sa Bulacan. Grabe. Alam niyo, mga kaibigan, napakadaming problema, di ba? Paano nakatakas itong si Jackie Ko? Alam niyo, mga kaibigan, sa ilalim nitong Pangulong Duterte, administrasyon niya, dito ang pinakamalalang problema sa droga. Kaya failure yung war on drugs itong si Duterte. Dahil nagkalat ang mga droga sa Pilipinas ngayon, my goodness. Talaga na, yung sa karagatan, di ba? Ang dami-daming nakukuhang mga bloke-bloke ng heroin, ng cocaine, yung bilyong-bilyong piso ng mga shabong nakakapasok sa bansa. Yung mga na-intercept na buko, tatlong ilang shipments yung nabuko. Kaya nga ilang mga customs commissioners ang nanilagay ni Pangulong Duterte ang sinibak mismo. Grabe. Dahil itong Bureau of Customs, problema to, mga kaibigan. Ang dami pa rin mga corrupt dyan sa Bureau of Customs. Yan ang according dito kay Senator Ping Lacson. Nasa last term na si Senator Ping Lacson . So kung ako kay Duterte, ia-appoint ko to si Ping Lacson na maging customs chief para malinis na yan. Kita niyo yung mga, di ba, nung isang araw lamang may balita sa TV, apat na incheck ang dinakip dahil sa kanilang pagkakaugnay dito sa napakadaming shabu na nilagay sa paleta. Ito yung paleta ng ito yung nagkakarga, ito yung pinapatungan ng mga cargos . Diba? Grabe. Pero yung mga apat na incheck na yan, mga kaibigan, buhay na buhay. Samantala yung mga small time na poser ng mga Filipino, patay kaagad sa tukhang, pinapatay. Yung mga small time na mga drug pushers, drug users, mga biktima ng extrajudicial killing sa ating bansa. Pero itong mga incheck, anak ng pating, buhay na buhay. My goodness, ano bang nangyayari? Yung mga Pilipino lang ba ang kaya ninyong patayin? Patayin nyo na, pati itong mga incheck ng mga drug lords. Diba? Para mabigyan ng problema, takot. Takot ang otoridad sa China. Hindi natin malamang kung bakit. May protector ba itong mga Chinese drug lords sa bansa? Si Jackie Ko, nakapuslit. Si Peter Lim hanggang ngayon, hindi pa makita. My goodness, samantalang yung mayor
na iniuugnay sa droga, nakakulong na, pinasok pa at pinatay pa sa loob ng kulungan. Samantalang itong mga big time drug lords, ayun, ang sarap ng buhay. Nababayaran yung kanilang kalayaan. Okay, wala na kaming oras mga kaibigan. Kumakalabit na sa akin ang aming production assistant na si Reynold Ong. By the way, naghahanap siya ng mapapangasawa. Hindi na nobya hinahanap ni ang aming PA mga kaibigan, kundi partner na panghabang buhay. Pero sabi nga natin, wala namang forever, di ba? Yung mga puno nga, pag nagtanim tayo ng buto, lumalaki, namamatay rin eh. Tao pa, relasyon pa. Okay. So bago tayo magtapos, yung mga gustong mga negosyante, gustong mangutang, gustong mag-loan, open to sa lahat mga kaibigan, teachers, mga negosyante na gustong mag-loan, maaari kayong mag-loan sa First Standard Finance Corporation sa Zamboanga City. At napakababa lamang ng interest niyan, fixed monthly interest. A little over 1% lang mga kaibigan, isang buwan. At kung gusto niyo magpagawa ng bahay, renovation, magtayo ng bahay, kulang ang pera, o kaya ay sa pandagdag sa negosyo, gusto niyo bumili ng mga bagong sasakyan, o kaya mga segundamano sasakyan, First Standard Finance Corporation sa Zamboanga ang sagot sa inyong problema. Meron silang available ngayon, mga segundamano Fortuner, Montero, Estrada, Accent, pati Walis Tingting na lumilipad. Available, mga kaibigan, sa First Standard Finance Corporation. Maaari kayong tumawag sa 992-5480 o kaya sa kanilang hotline sa 091-0995-520-2358. Okay, hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like and share yung aming Facebook page, Radyo Mindanao, at yung Facebook page ng aming producer, Mindanao Examiner Regional Newspaper, at ang aming media partner, ang The Zamboanga Post. Paki-like and share para kumalat at tayo ay makabigay ng balita sa ating mga kababayan, sa amang lupalop ng ating bansa, maging sa ibang parig ng mundo na kung saan ay may access ang ating mga manggagawang Pilipino sa MindanaoExaminer.com. Hanggang sa susunod na bukas, ito po ang inyong balingkod, Alasintong, nagsasabing, I love you, mamua, chup chup.